Pagdating ng panahon, pagka ikaw rin at ako. For today's video, guys, Bart TV from Antique, Visayas. Ito naman si OFW Journey TV from Quezon City, Mexico, Pampanga yan. At ang iyong lingkod, Bitiranong Bagito. At yung si Pao Pao. At your service, si Pao Pao ang aming aso. Ito yung buhay namin, guys. Sapatos lang. Ito lang. Naka hilata sa Boracay bid sun beating. Ganito talaga ang buhay, guys. Sadyang swerte-swerte lang. Kaya kung may opportunity na darating sa iyo, sunggaban mo na. Dahil ang opportunity hindi na babalik sa ganong sitwasyon. May opportunity man na darating, pero iba na. Ito hindi ito aksidenteng nakikita mo o nababasa mo. Kaya sumama ka na sa aming team. Team Pugi YouTube. Kaya shout out sa mga taong lumalaban na at hindi sumusuko sa pangarap. Lumalaban na hindi patas. Yung mga taong nagmaliit sa iyo, hindi mo na sila kailangang gantihan para sila ay masaktan. Because the greatest revenge is being successful, sabi nga ni Anthony, ni Mark Anthony ng Prontro. Totoo yun. Kung ikaw ngayon ay nasa probinsya, lumingon ka sa paligid mo, nakikita mo yung mga bundok na yan, yung mga bundok na malalaki, titigan mo yan. Kasi kung hindi mo trabahuin yung pangarap mo ngayon, yung bukid na yan, mananatiling bukid yan. Bakit? Kasi araw-araw kang aakyat dyan para sa hanap buhay mo. Pero kung trabahuin mo yung pangarap mo kaysa magtrabaho ka sa pangarap ng iba, di ba? Sumama ka na sa aming team. Team Pugi. Ako'y naniwala sa kasabihan ng mga intelihenteng tao. Hindi mo kasalanang pinanganak kang mahirap. Ang kasalanan mo, yung tatanda kang mahirap, pati kahirapan ipapamana mo pa sa mga kabataan, sa next generation, sa mga anak mo, sa mga apo. So, kailangan mong putulin yung sumpa. Kasi naniniwala ako eh, sa isang pamilya, sa clan nyo, may isa talaga na puputol sa kahirapan. So, kung narinig mo to ngayon o nabasa mo, hindi ito aksidente. Ito isang opportunity. At huwag ka nang mag-iisip pa, sumama ka na sa aming team, Team Pugi. Yung sinasabi ng mga negative na tao na wag yan, wala yan, huwag kang maniwala dun sa kanila. Bakit? Maniwala ka lang sa kanila kung nakikita mo na yung resulta nila. Eh kung wala silang resulta, bakit mo sila pakikinggan?
isarili nga nila, hindi nila na ayos. Di ba? So, habang bata pa, subok lang subok ng mga opportunity. Dahil kung mag-failed ka man ngayon, hindi ka magsasucess, at least sumubok ka. Di ba? Malay mo. Eh, hindi pa para sa'yo ngayon, pero huwag kang tumigil sa mga pangarap mo. Go lang ng go. Eh, anihin mo naman yung ilang taong pagtitiis, pagdusa, pero ang kapalit nito ay walang hanggan ng ano, kaligayahan. At saka doon papasok yung tinatawag na financial freedom. Yung babakasyon-bakasyon ka na lang, paupo-upo ka na lang, habang nakaupo ka, yung pera nagtatrabaho para sa'yo. Yung pagising mo sa umaga, wala ka nang iba isipin, magtimpla ng kape. Habang nanonood ka sa ano mo, sa mga negosyo mo na tumatakbo. Eh, huwag kayong maniwala sa mga negative na tao. Tingnan mo muna yung kalagayan nila. Eh, yun sinasabi na a negative mindset will give you a negative life. So, lagi mong tandaan yan. Kaya, think positive. Siguro, hindi mo pa swerte ngayon, pero go lang ng go. No retreat, no surrender. Ika nga. Yan ang mindset ng mga businessman. Mayaman na sila, nagpapayaman pa. Tayo mga mahihirap, makabili lang ng isang sakong bigas. Kontento na, patambay-tambay ng dalawang linggo, pag 1/4 na lang yung sako ng bigas, saka pa magtatrabaho. Oh, di ba? Ang mangyari, uutang na naman. Tapos, pagdating ng income, babayad na naman. Tapos, tambay ulit. Di ba? Gayahin natin yung business-minded ba? Tulad ng mga Chinese. Hanggat may pagkain, bira. Kasi pagdating ng tag-ulan, may madudukot. Di ba? Parang si Langgam ba? Eh, si Tipaklong. Eh, ala, talon ng talon. Yeah. Pagdating ng bagyo, sa iba may nadukot. Pagdating ng bagyo, nakikain. Walang madukot na pagkain kasi puro laro. Yun lang guys, ang masasabi ko. Yung mga taong nagmaliit sa'yo noon, ipakita mo sa kanila na kung sino ka. Di ba? Ganun lang yun. Thank you guys. God bless.